Pauwi na si Hannah galing hospital nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa katunayan niyan ay ilang araw na niya yung nararamdaman. Nakaramdam siya ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Lalo na ay madalas niyang napapanaginipan si Jacob. Ayaw man niyang isipin, ngunit nakakaramdam siya ng takot para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. 5 taon nang wala siyang balita sa binata. Ang huli niyang balita rito ay nag-ibang bansa ito na labis niyang pinagpapasalamat. Sa loob na 5 taon ay naging tahimik ang buhay niya dahil walang Jacob Montenegro ang gumagambala sa kanya. Tinuloy niya ang paglalakad hanggang sa makarating siya ng parking lot. Kamuntikan pa siyang mapasigaw nang may bigla na lamang humawak sa balikat niya. Nalingunin niya ito ay ang katrabaho pala niya. Ginulat mo naman ako, Cecilia. Sorry naman, paano kanina pa kita tinatawag, hindi mo naman ako pinapansin. Reklamo nito sa kanya. Sorry, hindi kasi kita narinig. Pauwi ka na ba? Oo eh, pwede ba makisabay sa'yo? Hindi kasi ako masusundo ng magaling kong boyfriend eh. Sure, yun lang pala eh. Hinatid muna siya ni Cecilia sa apartment na tinutuluyan nito. Bago siya dumaan ng supermarket para mag-grocery, wala na kasi siyang stock sa bahay. Samantala, mula sa dikalayuan ay tanong na tanong ni Jacob na pumasok ng supermarket ang dalaga gamit ang telescope niya. Ano ba kasi ang plano mo, Jacob? Huwag mo sa akin sabihin na kukunin mo na naman si Hannah at ikukulong sa kwarto mo. Parang ganun na nga, Alex. But this time, mas malala ang paniningil ko sa kanya. Sapat na 5 taon na binigay ko sa kanya. Panahon na para muli ko siya singilin sa kasalanan niya sa akin. Jacob, 1 taon na nakalipas, hindi mo pa rin ba nakakalimutan na nangyaring yon? Hindi. Hanggat nakikita kong buhay si Hannah, hindi ko siya papatahimikin. Dahil ako magiging anino niya. Ganon katindi ang galit niya sa dating kasintahan. Para sa kanya ay wala ng kapatawaran ang ginawa nito sa kanya. Nang dahil sa ginawa nito ay nasira ang buhay niya at napahiya siya sa mga taong nakakakilala sa kanya. Iyon ba talaga ang intensyon mo sa kanya? O hanggang ngayon ay mahal mo pa rin siya? Matagal ko nang binaunsalimot ang pagmamahal ko kay Hannah. Kung may nararamdaman man ako ngayon para sa kanya ay galit at pagkasuklam. Makalipas ang ilang minuto ay nakita niya lumabas na ng supermarket ang dalaga. Sinabihan niya ang driver na sundan ito. Gusto niyang malaman kung saan ito nakatira ngayon. Ang huli niya kasing balita rito ay nakatira na ito sa bahay ng mga magulang. Sinundan nila hanggang Taguig si Hannah na pag-alaman nilang nakatira pala ito sa isang kondominium. Napangiti siya bigla dahil mukhang umaayon sa kanya ang pagkakataon. Hoy Jacob, hindi ko gusto ang ngiting yan para kasing may binabalak ka na naman. Muntag sa kanya ng pinsan niya. Gusto kong malaman kung saan floor siya nakatira. Parang gusto ko siya maging kapitbahay. Sa totoo lang ay hindi talaga pabor si Alex sa ginagawa ng pinsan niyang si Jacob. Ngunit dahil pinsan at mahal niya ito, kaya kung ano ang gusto nito ay sinusunod na lamang niya. Ngunit sa kabilang banda ay naawa rin siya kay Hannah dahil tao lamang ito na nagkakamali. Wala siyang nagawa nang magdesisyon si Jacob na bumili ng unit sa Taguig. At mismong katabi pa talaga ng unit ni Hannah ang kinuha nito. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa utak ng pinsan. Ngunit bilang pinsan nito ay hindi sa lahat ng bagay ay kukonsentihin niya ito. Samantala, isang gabi kakauwi lamang ng dalaga galing trabaho nang maramdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya, bagay na nagpatindig ng balahibo niya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang pintuan ng unit. Hindi niya nagugustuhan ang nararamdamang kaba na bumabalot sa kanya at sa pagiging matatakutin niya. Malayo na sa kanya si Jacob, kaya ligtas na siya sa binata at hindi na ulit siya nito masasaktan. Nanood muna siya ng TV bago nagpa siyang matulog. Nasa kasarapan siya ng tulog nang bigla na lamang siyang magising nang makarinig ng mga kalabog na nagmumula sa sala. Dahan-dahan siyang bumangon at dinampot ang cellphone. Nagpa siya lumabas para tignan kung ano ang mga kalabog na yon. Nakahinga siya ng maluwag nang wala man siyang makitang kakaiba. Ano sabi mo? May taong nakamasid sa'yo palagi? Oo, Cecilia. Ilang araw ko nang nararamdaman na palagi may nakasunod sa akin. Kahit saan ako magpunta. Tapos ngayon naman pati sa unit ko ay nararamdaman ko na rin. Eh sino naman kaya tong stalker mo? Wala ka naman sigurong atraso para huntingin, di ba? Wala ya. Kung ganon, sino yung stalker mo? O baka naman napapraning ka lang? Dahil ang lakas mong magkape kaya nagiging nerbyo sa katuloy. Hindi ko alam eh. Pero malakas talaga ang kutob ko na may taong sumusunod sa akin na lahat ng gagawin o ginagawa ko ay nakasunod siya.
Ay, Diyos ko naman, Hana. Ako natatakot sa'yo. E ano kaya kung bumalik ka na muna sa bahay niyo? Saka na, kapag napatunayan ko na may tao talaga sumusunod sa akin. Ay, ewan ko sa'yo. Hihintayin mo pa talaga mapahamak ka bago ka kumilos? Na mga sumunod na araw ay mas lalong tumindi ang takot na nadarama ng dalaga dahil nakakatanggap na rin siya ng mga note na hindi ka nais-nais ang nilalaman. Ayaw niyang isipin na si Jacob ang nasa likod nito dahil wala naman siya nakaaway o nakaalitan ng mga tao. Diyos ko, nagbalik ka na nga ba, Jacob? Ani niya sa kanyang isipan. Pagkapasok niya ng unit ay naramdaman niyang hindi siya nag-iisa roon. Bagamat kinakabahan ng dalaga ay naglakad siya papasok ng kwarto. Nambigla na lamang may mga kamay na tumakip sa kanyang bibig. Hinila siya nito papasok sa kwarto niya at nang makapasok ay saka siya nito itinulak sa kanyang kama. Dahilan para mapahiga siya. Nanlalaki ang mga mata niya na mapagsino ang pangahas na pumasok sa unit niya. Ikaw? Ako nga, my princess. Do you miss me? Eh, paano ka nakapasok dito? Saka diba nasa ibang bansa ka na? Nagbalik ako para muli ka singilin sa kasalanan mo sa akin. Nanlilisik ang mga mata ni Jacob na nilapitan siya nito sa kasinakal. Halos kapusin na siya ng paghinga sa sobrang higpit ng pagkakasakal nito sa kanya. Ito na ang katapusan mo, Hana. Bago siya tuluyang mawala ng ulirat, ay nakita pa niya ang malapad ng ngiti sa mga labi ni Jacob. Napabalikwas ng bangon ng dalaga habang tagaktak siya ng pawis. Ang buong akala niya ay totoo na sinakal siya ni Jacob. Hinanghina siyang bumalik sa pagkakahiga, ngunit sunod-sunod ng mga kalabog naman sa sala ang narinig niya. Hindi pa man siya nakakabawi ng lakas dahil sa masamang panaginip, ay lakas loob pa rin siya lumabas ng kwarto para tignan ang ingay na nagmumula sa labas. Abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib na lumabas siya ng kwarto ay nakitang maliwanag ang buong paligid. Alam niya sa kanyang sarili na bago siya pumasok ay nakapatay ang lahat ng ilaw at niminsan ay hindi niya yun nakakaligta ang patayin. Bagamat patindi ng patindi ang kabang nadarama ay dire-diretso pa rin siya naglakad hanggang kusina. Ngunit natigil ang paglalakad niya na makita ang isang bulto ng katawan na nakatalikod sa kanya. Hinagilap ng isa niyang kamay ang vase na nakapatong sa ibabaw ng kabinet at akmang ipupukpok sana niya ito sa taong nakatalikod nang bigla itong humarap. Nanlalaki ang mga mata niyang nabitawan ng hawak na vase dahilan para mabasag ito. Mas lalong nanginig ang buong kalamnan niya na maglakad palapit sa kanya ang lalaki na walang iba kundi si Jacob. Relax, my princess. Ako lang to. Ang lalaking pinaasat niloko mo. Hindi ka totoo. Nananaginip lamang ako. Sumisigaw niyang tugon kay Jacob habang sinasampal-sampal ang kanyang sarili. Hindi ka nananaginip dahil totoo nandito ako sa harapan mo. Bulong nito sa kanyang tenga. Hindi ka totoo, Jacob, dahil isang panaginip ka lamang. Nang hindi pa rin siya tumigil sa pagsampal sa sarili, ay bigla na lamang may mainit na mga labing humalik sa kanya na nagpatigil ng mundo niya. Matagal ang halik na kanilang pinagsaluhan bago nito binitawan ang mga labi niya. Kapwa pa sila naghahabol ng hininga na maghiwalay ang kanilang mga labi ng binata. Jacob? Ako nga. Do you miss me? Paano ka nakapasok rito? Saka diba nasa ibang bansa ka na? Bumalik ako para sa'yo dahil hindi ako matatahimik hanggat hindi tayo nagkakasama. Anong ibig mo sabihin? Bumalik ako para ipagpatuloy ang naudlot nating pagmamahalan. Tama na, Jacob. Ayoko na, palayain mo na ako. Alam ko malaking kasalanan ko sa'yo at pinagsisisihan ko na yon. No, Hana. Hanggat nabubuhay ako, ayakin ka lang. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Kung ganun, bumalik ka talaga para singilin ako? Exactly. At sinabi ko naman sa'yo, diba? Na habang nabubuhay ako, ay babalikan at babalikan kita. Jacob, tama na. Mahabang panahon na nakalipas. Hindi ka ba napapagod na singilin ako? Alam mo kung totoo siya, nibayad na ako sa'yo dahil kinulong mo ako ng ilang buwan sa kwarto mo. Patahimikan mo na ako, Jacob, dahil pagod na ako tumakbo. Takasan ka. Kung pagod ka na pala, ay diwag mo na akong takasan pa, Hana. Para ano? Para ikulong mo ulit ako sa kwarto mo? Not this time, my princess. Anong ibig mo sabihin? Ituloy na natin ang nautlot nating kasal. Nanlalaki ang mga mata niya na napatingin ng diretso sa binata. At sa pagkakataong yon, ay ang Jacob na minahal niya noon ang nakikita niya. Ang Jacob na mabait at mahal na mahal siya.
Ano nga ba nangyari sa kanilang dalawa? Bakit sila humantong sa ganitong sitwasyon? Flashback. Nakilala niya si Jacob sa bahay ampunan dahil palagi ito sumasama sa mama nito sa tuwing pumupunta siya doon. Unang pagtatama pa lamang ng mga mata nila ng binata ay alam ka agad niyang may spark sa kanilang dalawa. Nilapitan siya nito at nagpakilala ito sa kanya. Napag-alaman niyang panganay ito sa dalawang anak ng mga Montenegro. Mabait si Jacob kaya mabilis silang nagkagaanan ng loob. Niligawan siya nito at makalipas lamang ang isang taon ay sinagot din niya ang binata. Mahal kita, Hannah, kaya sana'y hayaan mo kong makapasok sa buhay mo. Mahal rin kita, Jacob. Pero natatakot ako masaktan. Ayoko masaktan kagaya ng iba dahil baka hindi ko yun kayanin. Magtiwala ka sa akin, Hannah. Hinding-hindi kita sasaktan. Kung gusto mo, kahit ngayon din ipakakasalan kita. Dahil sa mga binitawang pangako sa kanya ng binata, kaya sinagot din niya ito. Naging maganda ang takbo ng kanilang relasyon. Napatunayan niya kung gaano siya kamahal ng binata. Malaki ang paggalang nito sa kanya, na minsan ay hindi ito nag-take advantage. Nalabis na ikinataba ng puso niya. Ngunit nung malaman niyo ni Mrs. Adela Montenegro ay mahigpit nitong tinutulan ang kanilang relasyon. Isang araw ay pinunta siya nito mismo sa ampunan. Gusto niyo raw po akong makausap, Mrs. Montenegro? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iha. Hindi kita gusto para sa anak ko. Alam ko na mabait kang bata. Ngunit hindi sapat na dahilan yon para tanggapin kita sa pamilya namin. Gusto ko may klasang magiging girlfriend ng anak ko. Yung kauri namin. At higit sa lahat yung mataas ang pinag-aralan. Gaya ng anak ko. Parang kanitong wika sa kanya. Labis siya nasaktan sa winika ni Mrs. Montenegro. Pakiramdam niya ay naliit siya sa kanyang sarili. Sa bagay, tama naman talaga ito. Isa lamang siya simpleng babae na lumaki sa bahay ampunan. At nakatapos lang ito ng high school. Wala siyang trabaho dahil siya ang tumutulong sa mga madre sa pag-aalaga sa mga bata. Wala siyang karapatan na magreklamo dahil utang niya sa mga madre ang kanyang buhay. Mabait sa kanya ang mga madre at aramdam niya ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. Ngunit hinihiling pa rin niya sa Panginoon na sana ay makilala niya ang tunay niyang mga magulang. Na sana ay hanapin din siya ng mga ito dahil gustong gusto niyang makilala ang kanyang pinagmulan. Pasensya ka na, iha. Sana maintindihan mo ako. Hindi na nito hinintay pa ang sagot niya dahil kagad na siya nitong iniwan. Napaluhan na lamang ang dalaga habang hinahatid ng tanaw ang papalayong ginang. Kinahapunan nang dalawin siya ni Jacob ay nagtaka pa ito sa pananahimik niya. Bakit ang tahimik ata ngayon ang mahal ko? May masakit ba sa'yo? Itigil na natin ang relasyon to, Jacob. Dahil hindi ako ang babaeng nagbabagay sa'yo. Ano ba sinasabi mo, Hannah? Mahal kita. Nagmamahalan tayong dalawa. Oo, mahal nga natin ang isa't isa. Pero saan tayo dadalhin ang pagmamahal na sinasabi mo? Sabihin mo nga sa akin, Hannah. May kinalaman ba ang mama dito? Kinausap ka ba niya? Oo, Jacob. Ayaw niya sa akin para sa'yo. Dahil isa lamang akong hamak na laging ampunan at walang mga magulang. Hindi ko masisisi ang mama mo dahil tama naman siya eh. Mapapahiya ka lamang sa akin. Kaya nakapag-desisyon na ako na itigil na ang relasyon natin. Dahil hindi tayo bagay, masyado ka mataas, Jacob, at hindi kita kayang abutin. Ayoko, hindi ko kaya, Hannah. Mahal natin ang isa't isa, at nakahanda akong ipaglaban ka kahit kanino man, kahit sa mama ko pa. Masakit yon para sa kanya, ngunit kailangan niyang gawin para sa ikatatahimik nilang lahat. Ngunit hindi pumayag si Jacob. Desidido itong ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Kaya kahit may agam-agam sa puso niya, ay nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon. Ngunit na malaman yon ni Mrs. Adela Montenegro ay muli na naman niya itong kinausap. At sa pagkakataong yon ay kasama na nito ang kanyang asawa. Maging ang ama ni Jacob ay matindi din ang pagtutol sa kanilang relasyon. Katwiran nito, maganda siya at makakahanap pa siya ng higit pa sa binata. Gulong-gulo ang dalaga. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at kung sino ang susundin. Humingi siya ng payo sa mga madre at ang tanging sagot ng mga ito sa kanya ay sundin niya kung ano ang nilalaman ng puso niya. Dahil dito ay naliwanagan ang isip niya. Tama, nagmamahalan silang dalawa ni Jacob at walang pwedeng humadlang sa kanilang dalawa. Kailangan niyang ipaglaban ang pagmamahalan nila dahil yun ang tama at dapat niyang gawin. Patawarin mo ako, Jacob, kung nag-alinlangan ako sa ating relasyon, pero ngayon ay alam ko na ang dapat kong gawin. Ipaglalaban kita
ipaglalaban ko ang ating pagmamahalan dahil yun ang tama at kamatay lamang ang pwede makapaghiwalay sa atin dalawa. Masaya akong marinig yan mula sa mga labi mo. Napakasaya ko dahil sa wakas ay handa ka ng ipaglaban ng ating pagmamahalan. Magtiwala ka lamang sa akin, mahal. Magiging maayos din ang lahat. Kakausapin ko ang mga magulang ko at ipapaintindi ko sa kanila na nagmamahalan tayong dalawa. Nahihibang ka na ba, Jacob? Eh, hindi ako nahihibang, ma. Ipinaglalaban ko lang ang pagmamahalan namin dalawa ni Hannah. At yun ang dapat kong gawin. Talaga nabilog na ng Hannah na yun ang isipan mo? Dahil siya na lang ang sinusunod mo? Makinig ka sa akin, anak. Hindi ko hinuhusgahan ang pagkatao ni Hannah. Iniisip lamang namin na makakabuti para sa'yo. At sa tingin namin, hindi makakabuti ang babaeng yon. Iba na lang, Jacob. Iba na lang. Tama ang mama mo, Jacob. Kaya utang na loob, magkipaghiwalay ka na sa Hannah na yon bago patuloy ang masira ang buhay mo. Segunda naman ang ama ng binata sa sinabi ng ina niya. I'm sorry, pero hindi ko kayo pwedeng sundin. Buhay ko to at ako lang ang pwedeng masunod. Mahal ko si Hannah at ipaglalaban ko siya kahit kanino pa. Bahala ka kung yan ang gusto mo. Pero huwag mo kami sisihin kapag nasaktan ka dahil hindi kami nagkulang sa paalala sa'yo. Sure, ma. Tanging na isagot na lamang ng binata sa ina niya. Walang sinayang na sandali ang binata, kagad siya nagpropose sa dalaga na kagad naman itong tinanggap. Sigurado na siya sa dalaga at alam niya sa sarili niya na ito ang babaeng para sa kanya. Gusto kong gawing en grande ang kasal natin dahil gusto kitang ipagmalaki sa buong mundo. Huwag na, Jacob, kahit simple lang. Ang mahalaga ay makasal tayong dalawa at nagmamahalan tayo, di ba? No, Hannah. Mahal kita kaya gusto kitang bigyan ng magarbong kasal dahil deserve mo yon. Gusto kitang ipagmalaki sa buong mundo, sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala at higit sa lahat, sa mga kasosyo namin sa negosyo. Nakakahiya at saka baka kung ano pang isipin ng mga magulang mo laban sa akin. Wala kang dapat na ipag-alala, pero kung ang gagamitin ko, hindi pera nila. Kaya relax ka lang, okay? Ako nang bahala sa'yo. Bagamat hindi sang-ayon ng dalaga sa gusto ni Jacob, ay pumayag na lamang siya. Nakita niya ang labis na kasiyahan sa mga mata ng binata at ganun din siya. Yun nga lang ay hindi niya maiwasan na mag-alala at mangamba. Lalo na't alam naman niya na tutol sa kanilang relasyon ang mga magulang ni Jacob. Pero dahil na naigang kanilang pagmamahalan, kaya isinantabi niya muna ang nararamdaman takot sa kanyang dibdib. Na mga sumunod na araw ay napagkasunduan nila ng binata na umpisahan na ang paghahanda sa kanilang kasal. Kaya pareho sila naging busy sa isa't isa. Nagpapasalamat ang dalaga dahil naiintindihan siya ng mga madre sa pagiging busy niya lagi. Isang tanghali, habang naglalakad siya pa uwi, ay bigla na lamang may tumigil na sasakyan sa harapan niya. At alam niya kung kanino to. Hinintay muna niyang bumaba ng sasakyan ang driver nito. At tama nga siya, si Mrs. Adela, ang mama ni Jacob. Nakangiti ito lumapit sa kanya na pinagtaka naman niya. Pauwi ka na ba, iha? Opo, ma'am. Magalang natugon ng dalaga sa ginang. Tama-tama. Papunta kasi ako ng ampunan para kausapin ka. Kung okay lang sa'yo ay sa labas na lamang tayo mag-usap. Nakangiti pa rin sa kanya ang ginang. Kung ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pagpapakasal namin ni Jacob, pasensya na po pero wala po akong balak na umatras. Parang kanyang wika sa ginang. Relax ka lang, iha. Hindi yun ang pag-uusapan natin. Kung gusto mong malaman, sumama ka sa akin at doon ko sasabihin sa'yo. Sa kagustuhan niyang malaman kung ano ang pag-uusapan nila ng mama ni Jacob, ay pumayag na lamang siyang sumama rito. Pumasok sila sa isang mamahaling restaurant. Pagkiramdam niya tuloy ay hindi bagay ang suot niya dahil sosyal ang lugar na yon, pati ang mga kumakain. Kaagad na may lumapit sa kanilang waiter para i-assist sila. Umorder ka na, iha. Kahit anong gusto mong pagkain, treat ko. Nang mapasulyap siya sa mga menu na nandoon, ay halos malula siya sa mahal na mga presyo. Hindi na po, ma'am. Busog pa naman po ako. Sumama lang talaga ako dito para sa pag-uusapan natin. No, iha. Hindi ako papayag na hindi ka kakain. Ganito na lang. Ako na mag-order para sa'yo. Tututol na sana siya, ngunit nasabi na ng ginang sa waiter ang kanilang order. Nakalipas ang ilang minuto ay dumating na nga ang kanilang order ng mga pagkain. Kumain na tayo, iha. Tiyak na magugustuhan mo ang mga pagkain nila dito. Dahil sobrang sarap. Wika nito habang nag-uumpisa ng kumain. Naisip niya na kapag mayaman nga naman wala silang pakialam sa presyo.
dahil hindi nila problema ang pera. Nang matapos silang kumain ay siya na ang naunang nagsalita. Ano po pala ang pag-uusapan natin, ma'am? Prank akong tao, Hannah. Katuna pa lang ay alam mo na, na hindi ka namin gusto para sa anak namin. Ngunit nakita namin ang wagas niyong pagmamahalan. Kaya napagdesisyonan namin na mag-asawa na tanggapin ka sa pamilya namin. Hindi ito madali sa amin, lalo na sa akin. Pero para sa ikakasaya ng anak namin. Sige, pag-aaralan ka namin tanggapin. At upang mas lalo ka pa naming makilala, gusto ko sana na sa bahay ka na tumira habang inihintay niyo ang kasal niyo. Labis na nagulat ang dalaga sa winikang yun ni Mrs. Adela. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Dahil sa wakas, magiging panatag na ang kalooban niya. Dahil wala nang tututol sa kanilang pag-iibigan. Talaga po, ma'am? Hindi makapaniwalang tanong niya sa ginang. Yes, iha. And from now on, call me mama. Naiyak na lamang ang dalaga sa labis na kasiyahan, lalo na nang yakapin siya ng ginang. Huwag ka nang umiyak, dahil alam ko naman na mabait kang bata. Nagkatao lang talaga na iba ang taste ko sa mapapangasawa ng anak ko. Pero dahil ikaw ang mahal niya, kaya igagalang ko yon. Kaya gusto ko sa bahay ka na tumira para mas lalo pa kita makilala ng lubusan. Maraming salamat po, ma'am. Napakasaya ko po. Dahil sa wakas, wala na po akong iisipin pa at hindi ko na kailangan mangamba pa. Muli siya nito niyakap na kagad naman niyang ginantihan ng mahigpit na yakap. Hinatid pa siya nito sa bahay ampunan na labis niyang kinahiya. Kinagabihan, nandinalaw siya ni Jacob ay kagad niyang ikinuwento rito ang magandang balita. May maganda akong balita sa'yo at iyak kong matutuwa ka. Ano yon? Pinuntahan ako kanina ng mama mo at nag-usap kaming dalawa. At alam mo ba kung anong good news? Ano? Tanggap na nila ako para sa'yo. At gusto niya ay sa bahay niyo na ako tumira habang inihintay ang kasal natin. Wow, that's great. Kung ganun, sasama ka na sa akin mamaya pag uwi ko? Bukas na lang siguro. Magpapaalam pa kasi ako sa mga madre. Saka alam mo naman na malaki ang utang na loob ko sa kanila. Okay, I understand. Susunduin na lamang kita dito bukas ng hapon. Okay ba sa'yo yun? Sige. Pagsang-ayon niya sa binata. Kinabukasan ay kinausap niya ang mga madre para magpaalam na aalis na siya at doon na siya titira sa bahay ni na Jacob. Nalungkot ang mga ito sa sinabi niya. Ngunit na naig pa rin ang kasiyahan sa kanilang puso para sa kanya. Dahil sa wakas, natanggap na rin siya ng pamilya ni Jacob. Nang matapos siya magpaalam sa mga madre ay sa mga bata naman siya nagpaalam. Nalungkot at nagsiiyakan ang mga bata dahil aalis na siya. Ngunit nangako siya sa mga ito na palagi siyang dadalaw. Dahil sa sinabi niyang yon ay tumigil na sa kakaiyak ang mga bata at saka siya niyakap. Kinahaponan nga ay sinundo siya ni Jacob. Habang nasa biyahe sila ay nakaramdam siya ng kaba. Marahil ay normal lamang yon dahil first time niyang pumunta sa bahay ni na Jacob. At dahil doon na siya titira ay kailangan niya makisama sa mga taong nakatira doon. Nagulat pa ang dalaga nang hawakan ng binata ang isa niyang kamay. Kanina ka patahimik, may dinaramdam ka ba? Wika ng binata sa nag-aalalang boses. Wala naman, medyo kinakabahan lang ako. Siguro, normal na pakiramdam lang to dahil first time kong tumuntong sa bahay niyo. Relax ka lang, okay? Ako ang bahala sa'yo. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Dinala ng binata ang isa niyang kamay sa mga labi nito. Saka ginawaran ng halik. Simpleng halik lamang yon, ngunit para siya nakuryente sa init na hatid nun sa kanya. Yun palagi ang nararamdaman niya sa tuwing hahalikan siya ni Jacob. Lalo kapag sa mga labi niya, pero hanggang doon lamang yon, dahil malaki ang respeto sa kanya ng nobyo. Nung makarating sila ng bahay ni na Jacob, ay halos maliit siya sa sarili niya dahil hindi lang basta-basta ang pamilya Montenegro. Ngayon, alam na niya ang pinanggalingan ng mga magulang ni Jacob. Dahil ayaw na mga itong mapahiya sa mga tao, lalo na at kilala ang pamilya nila. Nag-aalangan siyang bumaba ng sasakyan dahil garahe pa lamang ay sobrang lawak na. Paano pa kaya sa loob ng bahay? Hinawakan ng binata ang namamawis niyang kamay saka ito pinisil-pisil. Kalma ka lang, mahal. Hinga ka ng malalim. Nakakahiya kasi kung bumalik na lang kaya tayo. Hindi pwede dahil nandito na tayo. At saka ang mama ang may gusto na dito kapatirahin. Sa totoo lang ay mas okay ngayon para makilala niyo ang isa't isa. Pero nakakahiya talaga eh. Hindi ako bagay sa bahay niyo. Huwag ka na mahiya pa. Dahil kapag mag-asawa na tayong dalawa,
lahat ng pag-aari ko ay sa'yo na rin yun. Igagalang ka ng mga tao nakatira dito tulad ng paggalang nila sa akin dahil ikaw ang magiging asawa ko. Dahil sa sinabing yun ng binata, kahit papano ay nabawasan ang kabang nadarama niya. Hindi nga nagkamali ang dalaga. Dahil na marating nila ang magarbong sala, ay para na siyang nasa Shangri-La sa sobrang ganda at lawak nito. Lahat na makikitang gamit ron ay mamahalin at may mga antik pa na sa tingin niya ay milyones ang halaga. Sa isip-isip niya ay nakakatakot palang tumira sa bahay ni na Jacob. At higit sa lahat ang makabasag dahil hindi biro ang halaga ng mga gamit nila. Naupo silang dalawa ng binata sa mahabang sofa na sobrang lambot habang inihintay nilang bumaba ang mga magulang nito. Hindi naman nagtagal ay bumaba na ang mag-asawa at nakangiti lumapit sa kanila. Thank you, Iha, at pinaulakan mo ang aking kahilingan na dito ka na tumira. Gusto ko na ituring mong bahay ang bahay na to dahil magiging sa inyo rin to kapag namatay na kami. Sa totoo lang po talaga, ma'am, ay nahihiya po akong tumira dito. Dahil hindi naman po ako sanay sa ganito kalalaking bahay. Ngunit dahil yun po ang gusto nyo, kaya sige po. Salamat, Iha. Pero may nakakalimutan ka ata. Di ba ang sabi ko sa'yo ay mama na ang itawag mo sa akin? Remember? Pasensya na po, hindi po kasi ako sanay. Nahihiyang pag-amin ng dalaga sa ginang. Okay lang yun, masasanay ka rin. Pinakyat ni Jacob sa kwarto nito ang mga gamit niya habang sila naman ay nilibot ang buong mansyon. Napakalaki nga talaga ng bahay ng mga Montenegro. Walang duda kung gaano kayaman ang mga ito. Maraming mga kasambahay ang nagsisilbi sa kanila. Nang kumain sila ng hapunan, ay halos malula siya sa sobrang daming pagkain. Daig pa nila ang nasa piyestahan. Kumain ka lang ng kumain, Hana. Huwag ka mahihiya sa amin ni Adela. Turan ng ama ni Jacob. Nahihiya siyang umiti sa mag-asawa. Nang matapos silang kumain, ay niyaya na siyang umakyat ng kwarto ni Jacob. Okay lang ba sa'yo kung share na lamang tayo dito sa kwarto ko? Gusto kasi kitang makatabi sa magtulog. Promise, wala tayong gagawin. Alam ko naman yon at napatunayan mo na yun sa akin na saka lamang natin yun gagawin kapag kasal na tayo. Oo naman, dahil alam ko na importante para sa'yo ang makasal ng malinis. At iginagalang ko yun, mahal ko. Nakaramdam siya ng kilig dahil sa respetong ibinibigay sa kanya ng nobyo na nakahanda ito magtiis masunod lamang ang gusto niya. Gusto kasi niya na ikasal ng virgin. Dahil yun ang sabi sa kanya ng mga madre. Ang akala niya ay hindi papayag ang nobyo sa gusto niya. Ngunit sa gulat niya ay mas natuwa pa nga ito sa kanya. Pinalalayan siya paupo ng kama. Magkatabi sila ngayon habang magkayakap. Hindi naging madali para sa dalaga ang pagtira niya sa mansyon ng mga Montenegro. Bagamat maganda naman ang pagkikitungo sa kanya ng mag-asawa, ay hindi pa rin niya maiwasang mailang at kabahan. Ewan ba niya, pero simula nang dumating siya sa bahay na yon, ay hindi na mawala-wala ang kaba sa kanyang dibdib. Naging puspusan ang paghahanda sa kanilang kasal. Dahil gusto ni Jacob ay bago magpasko ay may kasal na sila. Dahil hindi naman problema ang pera sa binata, kaya naman kaagad na naasikaso ang lahat. Hindi makapaniwala ang dalaga na bukas na ang kanilang kasal ni Jacob. Hindi niya may paluwanag ang nadarama. Masaya siya pero patindi ng patindi naman ang kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan kung bakit. Dahil alas 9 ng umaga ang kanilang kasal kaya maaga pa lamang ay nasa kwarto na sila ni Jacob. Handa ka na bukas na maging asawa at pag-aari ko? Matagal na akong handa, Jacob, at sigurado na akong ikaw na lalaking para sa akin. Pero ewan ko ba, kinakabahan talaga ako na hindi ko mawari. Pareho tayo ng nararamdaman, mahal. Marahil ganito talaga ang pakiramdam kapag ikakasal na. Ang mabuti nating gawin ay matulog na tayo dahil maaga pa tayo bukas. Magkatabi silang nahiga habang magkayakap. Maya-maya ng kaonte ay narinig niya na ang malalim na paghinga ng nobyo. Tanda na tulog na ito. Samantalang siya ay gising na gising pa. Hindi siya dalawin ng antok. Nang tignan niya ang orasan ay pasado alas 3 na ng madaling araw. Kahit hirap mang makatulog ang dalaga, ay pinilit pa rin niya ang sarili na matulog dahil hindi siya pwedeng mapuyat at magka-eyebags. Gusto ng dalaga na siya ang pinakamagandang bride sa paningin ni Jacob. Tunog ng alarm clock ang nagpagising sa dalaga, dahilan para mapabalik siya ng bangon. Nang tignan niya sa kanyang tabi ang nobyo ay wala na ito roon. Tanging maliit na note na lamang ang nakita niya at tatlong red roses. Pinasa niya ang note na galing kay Jacob. At kinikilig na dinala niya sa kanyang dibdib. Nagmamadali ang dalaga na pumasok ng banyo para maligo. Dahil hindi magtatagal ay darating na ang mag-aayos sa kanya.
Pagkatapos niyang maligo ay mahihinang mga katok naman ang kanyang narinig. Dali-dali niya itong binuksan. Si Manang Fe pala, may dalang tray ng pagkain para sa kanya. Magandang umaga po. Sabi po ni Senyorito ay dalhan na lamang kayo ng pagkain rito para hindi na po kayo bumaba. Salamat po, Manang Fe. Nasaan po si Jacob? Nakaalis na ba siya? Opo, Senyorita. Kakaalis lamang po kasama ng mga magulang niya. Ah, ganun po ba? Sige po. Salamat po ulit sa pagkain. Nakangiting tumango sa kanya si Manang Fe. Samantala sa simbahan ay hindi mapakali si Jacob. Dahil pasado alas 9 na ay wala pa rin si Hannah. Nang tumawag siya ng bahay, ang sabi sa kanya ng kasambahay ay nakaalis na ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito dumarating. Sinubukan niyang tawagan ng cellphone nito ngunit nakapatay yon. Nilapitan siya ng mama niya na labis na nag-aalala sa kanya. Huminahon ka nga anak, baka naman kasi naipit lang ng traffic si Hannah. Kaya hanggang ngayon ay wala pa siya dito. No ma, walang traffic ngayon kaya imposibleng matraffic siya. Relax ka lang, ako ang nahihilo sa kakalakad mo. Paano ko kakalma, ma? Kung hanggang ngayon ay wala pa rin ang bride ko. Lakad dito, lakad doon, yun ang ginagawa ni Jacob. Ngunit isang oras na ang lumipas ay walang Hannah na dumating. Ako mga alis na sana siya para umuwi ng bahay nang makita niya nagkakagulo ang mga bisita. Maging ang mga magulang na labis niyang pinagtaka. Wala niya siyang balak na makiisyoso kung ano ang pinapanood ng mga ito. Ngunit napansin niya lahat ng tao ay sa kanya nakatingin. Dahil gusto niya malaman kung ano yon ay nilapitan niya ang mga bisita nagkukumpulan kasama ng mga magulang niya. Ano yan ma? Anong pinapanood niyo? Nang hindi sumagot ang mama niya ay basta na lamang niyang hinabrut rito ang hawak nitong cellphone. Halos manginig ang buong pagkataon niya nang makita ang sex video ng dalawang tao. Hindi niya lubos maisip kung paano yun sa kanya nagawa ng babaeng pinakamamahal niya. Sa labis na galit, ay malakas niyang ibinato ang hawak na cellphone at galit na naglakad patungo sa sakyan. Halos paliparin niya ito para lamang makarating ng bahay at makaharap ang babaeng pinagkatiwalaan niya at minahal ng sobra-sobra. Pagkarating niya ng bahay, ay malalaki ang mga hakbang na umakyat siya sa kanilang kwarto. Sa pag-aakalang naroon pa ang dalaga. Ngunit wala na ito roon, tanging sulat na lamang ang nakita niyang nakapatong sa kama. Kinuha niya ito at binasa. Naikuyom na lamang niya ang dalawang kamao sa labis na galit na nadarama para kay Hannah. Umiyak niyang pinagtatapon ang mga bagay na bawat mahawakan. Nang hindi pa makontento ang binata ay pinagsusuntok niya ang pader hanggang sa dumugo ang kamao niya. Padausdo siya na paupo sa malamig na sahig habang umiiyak at naghihinagpis ang kanyang damdamin. Ilang oras siya nanatili sa ganong sitwasyon hanggang sa pumasok ang mama niya na galit na galit. Hindi lang pala makati ang babaeng yon dahil magnanakaw rin pala. Nag-aapoy sa galit na wika nito sa binata. Ano sinasabi niyo, mama? Tinangay ni Hannah ang lahat ng mga alahas ko sa kwarto, maging ang pera ko na nakatago roon. Hindi ko akalain na nagpatira tayo ng magnanakaw dito sa loob ng bahay natin. Hayaan niyo na yon, dahil mabibila pa naman yon. Pero ang puso ko na sinaktan niya ng sobra-sobra ay walang kapatawaran yon para sa akin. Humanda ka, Hannah. Hahanapin kita. Kahit saan lupahalup ka pa ng mundo magsuot kasama ng lalaki mo. Walang inaksayang oras ang binata at pinuntahan niya si Hannah sa bahay ampunan, ngunit wala na ito roon. Hindi siya naniniwala sa mga madre. Alam niyang tinatago lamang ng mga ito sa kanya si Hannah. Ilang araw din siya nagpabalik-balik roon dahil umaasa siyang makikita niya ang dalaga. Sa isang linggo niyang pagmamadyag sa bahay ampunan, sa wakas ay natsyempohan rin niya ang dalaga. Sa pilitan niya itong sinakay sa kotse niya at dinala sa isang penthouse na pag-aari nila. Samantala, na magising si Hannah ay nasa loob na siya ng isang malaking kwarto, ngunit hindi yun familiar sa kanya. Ang nakaagaw ng kanyang pansin nang maramdaman niya nakatali ang dalawa niyang kamay sa headboard ng kama. Nasa ganun siyang sitwasyon nang bumukas ang pintuan at mula roon ay iluwa si Jacob. Ano ibig sabihin nito, Jacob? Bakit mo ako tinali? Para hindi mo na ako matakasan at para hindi ka na makapaglalaki pa. Buong akala ko ay matinukang babae. Buong akala ko ay gusto mong maikasal ng malinis. Yung pala ay nagmamalinis ka lang. Dahil ang totoo, marami mga lalaki ang nagdaan sa'yo. Ako naman si Tanga ay naniwala sa'yo at sinunod ang lahat ng gusto mo. Iginalang at nirespeto kita, Hannah. Ni dulo ng daliri mo hindi ko ginalaw kahit na magkatabi tayo sa isang kama. Dahil ganyan kita kamahal. Pero anong ginawa mo? Ginago mo ako. Hindi mo lamang naisip ang mararamdaman ko. Napakasakit nito para sa akin dahil minahal kita ng totoo. Umiiyak na wika ng binata habang dinuduro ang dalaga na umiiyak na rin ng mga sandaling yon.
Makinig ka sa akin, Jacob. Hindi kita niloko tulad ng inaakala mo. Wala akong alam sa video na yon. Nang magising ako ay nasa isang probinsya na ako, sa isang bahay na hindi ko alam kung sinong may-ari. Ilang araw ako nanatili doon dahil inanghina na ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Halos tulog lamang ako ng tulog hanggang sa lumakas ang katawan ko at nagbasya na akong bumalik ng ampunan. Gusto sana kitang tawagan ngunit pinigilan ako ni na sister at pinakita nila sa akin ang video. Wala akong alam sa video na yon, Jacob, at hindi ko kilala kung sino ang lalaking yon. Mahabang paliwanag ng dalaga sa binata. Sinungaling, kitang-kitok sa video kung paano ka mag-enjoy. Habang inahalikan ka ng lalaking yon, halos pagpiyastahan ng buong mundo ang sex video nyo. Sa akin ka maniwala, Jacob, ako ang nagsasabi ng totoo. Paano pa ako maniniwala sa'yo, Hannah? Eh sinira mo na ang tiwala ko sa'yo. Ito ang tatandaan mo. Walang kabayaran ng ginawa mong paluloko sa akin. Dahil ipaparamdam ko sa'yo ang sakit na naramdaman ko. Patubog siyang iniwan ng binata habang umiiyak siya. Wala siyang maalala sa nangyari. Bastang huli lamang niyang natandaan, nandala siya ng pagkain ni Manang Fe sa kwarto nila. Maliban doon ay wala na. Hindi niya alam kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya sa ilang araw natulog siya. Kinulong nga siya sa kwartong yun ni Jacob na kahit anong pagmamakaawa niya sa binata ay nanatili itong bingi. Isang gabi, lasing na lasing itong pumasok ng kwarto at walang awa siya nitong inangkin. Jacob, please, huwag mo itong gagawin sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Pagsusuma mo niya sa binata habang patuloy lamang ito sa paghalik sa kanya. Maawa? Bakit, Hannah? Naawa ka ba sa akin? Nasaktan mo ako? Di ba hindi? At pwede ba tigilan mo ako sa pagmamalinis mo? Dahil hindi ka naman malinis, dahil isa ka maruming babae. Hindi totoo yun, Jacob. Nagkakamali ka lang. Malinis akong babae, alam mo yan. Wika niya sa binata habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Wala siyang nagawa nang marahas nitong pinunit ang suot niyang kasuotan at kaagad na nilamutak ang buo niyang katawan. Samantala, nawala bigla ang kalasingan ni Jacob nang malaman niya na siya ang unang lalaki sa buhay ni Hannah. Gustuhin man niyang tumigil, ngunit huli na ang lahat dahil nabasag niya na ang iniingatan nitong dangal. Nang matapos ang tagpong yon ay lumabas siya ng kwarto at doon sa labas ay nagwala siya na nagwala hanggang sa napagod siya. Hindi niya alam kung paano nangyari na virgin pa ang dalaga. Malinaw sa video kung anong kababuyan ang ginawa nila. Gulong-gulo ang isipan niya muling uminom ng alak hanggang sa gumapag na siya sa sobrang kalasingan. Tinuloy pa rin niya ang planong pagkulong kay Hannah sa kwarto at madalas din niyang angkinin ng dalaga. Dahil dito, kaya pinili na lamang niyang bantayan ng dalaga. Kahit tawag ng tawag ang mama niya ay hindi niya pinapansin ang mga tawag nito. Para sa kanya ay mas mahalaga ang makasama niya ang dalaga at hindi siya nito pwedeng takasan. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Ilang buwan na rin pala sila magkasama ni Hannah sa penthouse niya. Ngunit isang hapon ay wala na sa kwarto niya si Hannah. Inalughog niya ang buong penthouse ngunit wala talaga si Hannah doon. Inis niyang ibinalibag ang pintuan. Hindi niya matanggap na natakasan siya ng dalaga. Pinuntahan niya ang dalaga sa bahay ampunan ngunit wala ito roon. Wala siyang inaksayang oras. Halos uyurin niya ang buong kamay nilaan sa kakahanap sa dalaga. Pagkalipas ng ilang linggong paghahanap sa dalaga ay nakita din niya ito kasama ng mag-asawa. Gustong gusto niya itong lapitan at yakapin ngunit naisip niya na deserve ng dalaga ang kalayaan. Halos araw-araw siyang nasa labas ng kondo ng mag-asawa. Nagbabakasakali na makita ang dalaga. Sobrang namimiss niya na ito. Sa tuwing lumalabas ang dalaga ay gustong gusto niya itong lapitan at isamang muli pero hindi pwede. Pagkalipas ng ilang buwan na pagsunod-sunod kay Hannah ay napag-alaman niya na nakita na nito ang tunay ng mga magulang at lumipat na rin ito ng bahay. Dahil doon ay ipinisya na lamang niya na hayaan na muna ang dalaga na mag-enjoy sa piling ng pamilya nito. Nagpasya siyang mag-ibang bansa muna para makalimutan ang mapait na nangyari sa kanilang relasyon ni Hannah. End of flashback. Mapait na napangiti ang dalaga na maalala ang sinapit sa mga kamay ni Jacob. Tapos pagkalipas na 5 taon ay nandito ngayon sa harapan niya ang binata at inaalok ulit siya ng kasal. Masyado na marami nangyari, Jacob. Tama na, tigilan mo na ako. Nakahanda akong kalimutan ang lahat ng mga nangyari noon. Bumalik ka lamang sa akin, Hannah. Walang nagbago, mahal na mahal pa rin kita. Hindi ko kayang mabuhay na hindi ka kasama. I'm sorry, Jacob, pero ayoko na. Nadala na ako sa nangyari noon sa relasyon natin. Na hanggang ngayon na hindi ko pa rin alam kung sino ang lalaking yon na nasa kwarto natin. Kung bakit ako nagkaroon ng sex video at kung sino ang nasa likod ng lahat. Aalamin ko ang lahat, bumalik ka lamang sa akin.
dahil nararamdaman ko na mahal mo pa rin ako hanggang ngayon. Please, Hannah, bumalik ka na. Ayusin natin ang nasira natin relasyon. At sa pagkakataong to, wala nang makakasira pa sa atin. Sorry, Jacob, pero ayoko na talaga. Ikaw ang tipo ng tao na nakakatakot mahalin dahil kapahama ka na magiging kapalit kapag minahal ka. Sa gulat niya ay niyakap siya ng binata. Gustuhin man niya itong itulak, ngunit wala siya lakas ng loob para gawin yon. Aaminin niya sa sarili niyang namiss niya ng sobra ang binata at hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin niya ito. Ngunit hanggang doon na lamang yon. Ayaw niya nang maulit pa ang nangyari noon sa kanya. Utang ng loob, Jacob. Umalis ka na. Patahimikan mo na ako. Hindi ako aalis hanggat hindi ka bumabalik sa akin, Hannah. Mula sa pagkakayakap sa kanya ay itinulak niya ng ubod ng lakas ang binata. Tama na. Tumigil ka na. Tigilan mo na ako. Bulyaw ng dalaga sa binata habang umiiyak. Okay, aalis ako. Pero hindi ibig sabihin na titigilan na kita. Dahil akin ka lang. Nang makaalis ang binata ay napaupo na lamang ang dalaga habang patuloy pa rin ang umiiyak. Hindi siya makapaniwala na pagkalipas ng ilang taon ay muling magbabalik sa buhay niya ang binata. Buong akala pa naman niya ay tahimik na ang buhay niya. Yun pala ay hindi dahil sinusundan pa rin siya ng nakaraan. Dahil sa nangyari ay hindi na ulit nakatulog ang dalaga. Hinintay na lamang niya ang mag-umaga dahil 7 AM ang duty niya sa hospital. Mabuti na lamang ng araw na yon ay maraming pasyente. Kaya naman pansamantala niya nakalimutan ang problemang daladala niya. Pagsapit ng lunch break ay napansin ng kaibigan niya ang pananahimik niya. Napapansin ko, kanina ka patahimik. May masakit ba sa'yo? Nagbalik na si Jacob sa silya at galing siya kagabi sa unit ko. Ewan ko, hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa loob. Ano? Oh my God, kamusta ka? Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya ha? Hindi, pero gusto niyang ituloy namin ang naudlot naming pagpapakasal. Ano? Oh my God, malakas pa rin ang tama sa'yo ng ex mo. Kinikilig nitong wika. Huy, bakit ka kinikilig dyan? Nagtatakang tanong ng dalaga sa kaibigan. Hello, paano kung hindi kikiligin? Diyos ko naman, ilang years na nakalipas. But until now, ay mahal na mahal ka pa rin niya. Pero, wait, tanong. Ikaw, mahal mo pa rin ba siya? Sinungaling akong tao kung sasabihin ko na hindi ko na siya mahal. Kahit na ang totoo, ay mahal ko pa rin siya. Oo, mahal ko pa rin si Jacob mula noon hanggang ngayon. So kung ganun naman pala, anong pumipigil sa'yo para balikan siya? Natatakot ako maulit-ulit ang nangyari noon. Paano kung may magtangka na namang sirain ang relasyon namin? Ilang taon na nakakalipas pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung sinong nasa likod ng lahat. Kung paano nangyari na pagising ko ay nasa isang probinsya na ako. Gusto kong malaman ang totoong nangyari nang sa ganun ay matahimik at mapanatag na ang isipan ko. Ayaw mo ba magpatulong sa kuya mo? Eh hindi na. Ayaw kong maging problema pa ako ni kuya. Lalo na ngayon nakakapanganak lang ni ate. So anong plano mo ngayon? Sa ngayon, eh hindi ko pa alam. Pero nag-iisip ako ng mga hakbang na pwede kong gawin. Kinagabihan pag-uwi niya, bubuksan na sana niya ang pinto nang bigla na lamang may humila sa kanya papasok sa kabilang unit. Inis niyang tinanggal ang kamay na nakapulupot sa kanya. At nang tignan niya kung sino ang may-ari nito ay walang iba kundi si Jacob. Ikaw na naman? Naiinis niyang wika sa binata. Kanina pa talaga kita hinihintay na dumating kasi nagugutom na ako eh. Uy, di kumain ka. Bakit? Dala ko ba ang pagkain mo? Hindi, pero gusto kitang kasabay. Pwes, hindi kita gustong kasabay. At saka kanino to? Bakit mo ko dinala rito? Sa akin ang unit na to. Binili ko para magkapit bahay tayo. Saka para lagi kitang nakikita. Nagpapakyut na tugon sa kanya ng binata. Tigilan mo ang pagpapakyut sa akin, Jacob, dahil hindi ka cute. Tabi dyan, uuwi na ako. Gusto ko na magpahinga. Hindi ka uuwi hanggat hindi mo ako sinasabayang kumain. Bagamat naiinis na siya sa inaasta ni Jacob, ay wala siyang choice kundi ang sabayan itong kumain dahil bantay sarado siya sa binata. Natakam siya bigla nang makita ang mga pagkain na kahain sa hapag. Dahil lahat yon ay paborito nilang dalawa. Dahil gutom na rin naman siya at alam niyang masarap magluto ang binata kaya kumain na lamang siya. Nang matapos kumain ng dalaga ay nagpasalamat siya sa binata. So ngayon pwede na ba akong umuwi sa unit ko? I miss you, Hannah. Please, bumalik ka na sa akin. Magsimula muli tayo. At ipinapangako ko sa'yo, wala nang makakasira sa atin dalawa. Sige, Jacob, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero bago yun, tulungan mo muna akong malaman ng katotohanan.
Anong katotohanan? Katotohanan sa totoong nangyari sa akin ng araw ng kasal natin. Gusto ko malaman kung sino ang nasa likod nito at gusto ko silang pagbayarin. Dahil hindi lang relasyon natin ang nasira, kundi pati buong pagkatao ko. Okay, pumapayag ako sa gusto mo. Dahil maging ako man ay naguguluhan rin sa nangyari. Kung paano ka nagkaroon ng sex video, ganun ako naman ang unang lalaki sa buhay mo. Lulutasin natin ang problemang to na magkasama. Pagbabayarin natin kung sino man ang gumawa nito sa atin. Nagkasundo nga silang dalawa ni Jacob na magtulungan para malaman ang katotohanan at kailangan nilang isiping mabuti ang magiging unang hakbang na kanilang gagawin. May naisip ka ba, Hannah? Kung anong unang hakbang na gagawin natin? Wala pa nga, Jacob eh. Ikaw ba? Meron. At pinag-isipan ko itong mabuti kagabi. Kung tumira ka kaya ulit sa bahay, total, doon naman nangyari ang lahat, di ba? Hindi, ayoko. Hinding-hindi na ulit ako tutuntong sa pamamahay niyo. Mariin niyang pagtanggi sa sinabi ng binata. Kailangan mong gawin yon, Hannah, dahil nasa bahay ang susi ng katotohanan. Kung doon nangyari ang lahat, hindi malabong nandoon ang katotohanan na gusto nating malaman. Natahimik bigla ang dalaga at napaisip. Tama si Jacob. Kailangan niyang bumalik sa bahay ng mga Montenegro para lutasin ang problemang 5 taon na, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin linaw sa kanya. Kahit ayaw man ng dalaga, ngunit kailangan niyang gawin. Kailangan niyang muling tumapak sa bahay ng mga Montenegro. Nagkasundo silang dalawa ni Jacob na titira ulit siya doon at magpapanggap sila na nagkabalikan na. Hindi niya ipinaalam sa mga magulang ang plano dahil tiyak niya mag-aalala ang mga ito at baka tutulan pa ang plano niya. Pagkapasok ng sasakyan ni Jacob ay hindi na muna sila bumaba. Handa ka na ba, Hannah? Oo, handa na ako. Pero hindi ko inaasahan na mararamdaman ko ulit ang kabang nararamdaman ko noon. Hindi mo kailangang kabahan dahil nandito lang ako sa iyong tabi. Hinding-hindi kita iiwan. Salamat, Jacob. Humugot muna siya ng malalim na paghinga bago sila bumaba ng sasakyan. Magkahawak kamay silang pumasok sa kabahayan. Napansin niya nakatingin ang mga dating kasambahay sa kanya at ang iba naman ay mga baguhan na. Magkahawak kamay pa rin sila ni Jacob na umakyat sa kwarto nito. Nasaan ang mga magulang mo? Nasa kwarto nila siguro. Naisip ko lang, Jacob, hindi kaya may kinalaman sila sa nangyari? Actually, naisip ko na rin yan dati. Pero nang tinanong ko sila, ay wala naman daw. Hindi ako kumbinsido sa sagot nila sa akin. Pero kailangan ko silang paniwalaan. Dahil walang mga magulang gusto masaktan ang anak nila. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko na hindi malabong may kinalaman sila. At yun ang nga alamin natin. Nagkatingin ang silang dalawa na makarinig ng sunod-sunod ng mga katok. Si Jacob na ang tumayo at nagbukas ng pinto. Nalaki pa ang mga mata niya na makitang pumasok ang mama ng binata. Halata sa mukha nito ang pagkagulat na makita siya nakaupo. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Taas kilay na tanong ni Mrs. Adela kay Jacob. Simula ngayon dito na ulit titira si Hannah dahil nagkabalikan na kaming dalawa. Seryosong tugon ng binata sa ina nito. Ano? Are you crazy? Hindi pa. Pero mababaliw ako kapag tuluyang nawala sa akin si Hannah. Oh my goodness, son, nag-iisip ka ba? Inuputan ka sa ulo ng babaeng yan sa mismong araw ng kasal nyo. At dito pa talaga sa kwarto mo. Hindi lang yon, ninakaw niya pa lahat ng mga alahas ko. Ang dapat mong gawin ngayon ay ipakulong siya at pagbayarin sa lahat ng mga kasalanan ginawa niya sa atin. Nagkausap na kaming dalawa ni Hannah at naniniwala ako sa kanya na hindi niya ako niloko. No, kung wala na kayong sasabihin pa, ma, pwede na kayong lumabas. Gusto na namin magpahinga. Pagtataboy ng binata sa kanyang ina. Pagkalabas ng kwarto ng ginang ay kaagad nilak ng binata ang pinto. Ikaw na sanang bahala magpasensya kay mama, ha? Alam mo naman na tumatanda na. Okay lang, naintindihan ko, Jacob. Sana lang talaga ay magtagumpay itong plano natin para naman hindi masayang muli kong pagtapak sa bahay na to. Magtutulungan tayong dalawa, Hannah. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Malaki rin ang naging kasalanan ko kaya pinapangako ko sa'yo. Sa oras na malaman natin kung sino nag-set up sa'yo, ay pagbabayarin natin. Salamat, Jacob. Pero paano kung ikinalaman ng mga magulang mo? Kaya mo ba silang ipakulong para sa akin? Kung sakali man. Oo, dahil nagkamali sila, sinira nila ang masaya nating relasyon. At higit sa lahat, nagpakalat sila ng maling sex video gamit ang mukha mo nang walang pahintulot. Marami tayong pwedeng ikaso sa kanila, Hannah. Kaya sana magtiwala ka sa akin. Tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Hindi maiwasan ng dalaga ang maluha sa mga tinura ng binata.
ramdam niya ang katotohanan doon. Alam naman niya na totoo ang pagmamahal nito sa kanya, na kaya lamang ito sa kanya nagalit ay dahil sa video na pinakalat nang walang hiyang gumawa nun sa kanya. Dahil kung magkapalit man sila ng sitwasyon ay yun din ang mararamdaman niya. Pareho lamang silang biktima sa nangyari. Kaya hindi siya nakakaramdam ng galit ni Katiting sa binata. Bigla siya nag-angat ng muka dahilan para magkatitigan silang dalawa ni Jacob. Bakit ka umiiyak? May nasabi ba kung hindi mo nagustuhan? Naisip ko lang, kung natuloy sana ang kasal natin noon, ay baka masaya tayo ngayon kasama ng mga anak natin. Tama ka, masaya sana tayo ngayon kasama ng mga anak natin, pero dahil sa nangyari, kaya tayo nagkalayo ng matagal na panahon. Siguro kung may maganda mang nangyari, yun ay ang natagpuan mo ang mga magulang mo at makasama sila. Tignan mo ang sarili mo ngayon, Hana. Hindi na ikaw ang dating Hana na nakatira sa bahay ampunan. Nakapagtapos ka ng pag-aaral mo at natupad na rin ang pangarap mo maging isang nurse. At hindi lang yon, nakabili ka na rin ng sarili mong kondo gamit ang perang pinaghirapan mo. Uy, bakit mo alam ang lahat ng yan? Nagtatakang tanong ng dalaga sa binata. Siyempre ako pa. Natatawang sagot ng binata. Sabi ko na nga ba eh, ikaw ang stalker ko. Kaya pala kahit saan ako magpunta ay may mga mata lagi nakamasid sa akin. Excuse me, hindi ko stalker no? Hindi mo ba alam nakakauwi ko lang galing ibang bansa? Tapos tatawagin mo akong stalker? Alam ko naman na umalis ka, pero ang tanong ko ang sagutin mo, bakit updated ka sa buhay ko? Siyempre, kapag may gusto, maraming paraan. Saka ano bang ginagawa ng pera? Kainis ka, Jacob! Naalala tuloy niya nang araw na makatakas siya sa penthouse ni Jacob. Lakad-takbo ang ginawa niya hanggang sa mapagod siya. Isang kotse ang nakita niya na nakaparada. Sa pagmamadali niya para hindi maabutan ng binata ay binuksan niya ang pintuan ng nasabing kotse. Sakto naman na bukas yun. Sa tingin niya ay nakalimutang ilak ng may-ari o talaga sinadya ng pagkakataon para matakasan niya si Jacob. Ang babaeng tumulong sa kanya ang naging daan para mahanap niya ang tunay niyang pamilya. Akala niya na mga panahon na yon ay tuluyan ng masisira ang buhay niya. Ngunit mabait ang Panginoon dahil dinala siya ng taong tumulong sa kanya sa tunay niyang pamilya. Pamilya na matagal niya nang pinapangarap. Doon niya nalaman na mayaman pala ang pinagmulan niya. Nakatulad din na Jacob ay sikat din sa larangan ng business. Parehong mabait ang mama at papa niya, maging ang kuya niya, kaya hindi siya nahirapang magkisama sa mga ito. Pagkalipas ng isang taon ay pinag-aral siya ng mga magulang na siyang matagal na niyang pangarap. Makalipas ang 4 na taon ay naging ganap na siyang nurse dahil yun sa tulong at suporta ng mga taong nagmamahal sa kanya. Napapitlag pa siya nang hawakan ni Jacob ang isa niyang kamay. Maaring nga nagkalayo tayo ng matagal na panahon, Hana. Pero ni minsan ay hindi ka nawala dito sa puso ko. Dahil ikaw lamang ang nagmamay-ari nito. Kahit malayo ko sa'yo, ay wala akong pinalampas na ganap sa buhay mo. At laking tuwa ko na hanggang ngayon ay single ka pa rin. Nang ibig sabihin ay may pag-asa pang maging tayo. At madugtungan ang naputol natin pagmamahalan. Mahal pa rin kita, Jacob. Pero hindi pwede maging tayo hanggat hindi naayos ang lahat at magbayad ang dapat na magbayad. Naintindihan kita. Nandito lang ako sa tabi mo para suportahan ka sa lahat ng bagay. Hindi na napigilan pa ng dalaga ang umiyak sa balikat ng binata. Pakiramdam niya ay may bago siyang kakampi sa haharaping laban. Hindi naging madali para sa dalaga ang muling pagtira sa bahay ng mga Montenegro. Dahil pinaramdam sa kanya ng harapan ni Mrs. Adela ang disgusto nito sa kanya. Ngunit hindi na lamang niya yun pinansin. Nandun siya hindi para makipag-away, kundi para linisin ang pangalan niya at hanapin ang walang hiyang sumira ng buhay niya. Pagkatapos kumain ng tanghalian, ay pinili muna niya mag-ikot-ikot sa kabuuan ng mansyon bago bumalik ng kwarto. Nakita niya pa nag-uusap si Manang Faye sa dulo ng garden. Pasimple lumapit ang dalaga at nagkuble sa mayayabong ng mga bulaklak. Siya pala magiging asawa ni Senyorita Jacob? Wika ng bagong kasambahay kay Manang Faye. Oo, matagal na sila ni Senyorito. Kung hindi nga lang dahil sa nangyari, ay mag-asawa na dapat sila ngayon at baka marami na silang anak. Bakit, Manang Faye? Ano ba nangyari? Curious na tanong ng isa pang kasambahay. Ganito kasi yon. Hindi natuloy ang kasal nila ni Senyorito dahil nagkaroon ng iskandal itong si Senyorita Hana sa mismong araw ng kasal nila. Sabay pang napatakip ng bibig ang dalawang babae sa sinabi ni Manang Faye. Tapos ano nangyari? At sino naman ang lalaki ni Senyorita?
Akala ko pa naman mabait siya. Yung pala'y malandit manluloko. Muling wika ng pangalawang kasambahay. Totoong mabait si senyorita at nagmamahalan silang dalawa ng senyorito. Pero ayaw ni na senyora at senyor. E gumawa sila ng paraan para mapaghiwalay ang dalawa. Mahinang kwento ni Manang Fe sa dalawang kasambahay. Dahil sa narinig niyang usapan ng tatlong babae ay mabilis siya lumabas sa pinagtataguan at nilapitan ng mga ito. Tama ba ang narinig ko? Ang mag-asawang Montenegro ang may kagagawan sa nangyari sa akin? Sabay pa napalingon sa kanya ang tatlong babae at halata sa mga mukha ng mga ito ang takot sa kanya. Senyorita Hana, kayo po pala. Huwag mong iwasan ang tanong ko, Manang Fe, dahil rinig na rinig ko ang usapan niyo. Sabihin niyo sa akin ngayon kung anong ginawa nila at kung bakit nila ito nagawa sa akin. Pasensya na po, senyorita. Pero wala po ako sa posisyon para magkwento ng mga bagay na yan. Meron, Manang Fe, dahil sinira nila ang buhay ko at relasyon namin ni Jacob. Gusto ko sabihin niyo sa akin na lahat-lahat ng nalalaman niyo. Huwag kayong matakot, nandito kami ni Jacob sa likuran niyo. Anong pinag-uusapan niyo? Sabay-sabay pa silang napalingon nang marinig ang boses ni Jacob. Ang dalaga ang unang nakabawi. Mabuti't nandito ka, Jacob. Narinig ko nag-uusap sila at narinig ko rin mismo sa bibig ni Manang Fen na ang mama at papa mo ang nasa likod ng lahat. Plinano nila lahat para masira tayo nang sa ganon hindi matuloy ang kasal natin. Totoo ba to, Manang Fe? Sabihin niyo sa amin kung anong nalalaman niyo. Magagalit sa akin ang mama at papa niyo, senyorito. Baka mawalan pa ako ng trabaho. Mangiyak-ngiyak nitong tugon sa binata. Huwag kang matakot sa kanila. Sa akin kayo dapat matakot. Dahil kapag hindi niyo sinabi sa amin ang lahat, ay ipapakulong ko kayo. Banta ng binata kay Manang Fe. Sige po, senyorito. Sasabihin ko na po sa inyo ang mga nalalaman ko. Ngunit pakiusap po, huwag niyo po akong ipapakulong dahil kailangan po ako ng mga anak ko. Umiiyak na pakiusap ni Manang Fe sa binata. Okay, basta sabihin niyo lahat. Nang araw po ng kasal niyo, habang abala po ako sa paghahanda ng pagkain ng senyorita, ay pumasok po sa kusina ang senyora at tinanong niya sa akin kung kaninong pagkain yon. Kinuha niya ang basong may lamang juice at may inilagay siya doon. Sinabihan niya ako na itikom ko ang bibig ko kundi mawawalan ako ng trabaho. Nang mainom po ng senyorita ang juice, hindi nagtagal ay nakatulog kaagad siya. Narinig ko pa sa mama niyo na matindi ang magiging epekto ng drugs na yon sa katawan ng isang tao. Ilang araw na manghihina ang katawan at magiging antukin hanggang sa tuluyang mawala ang bisa ng drugs. Hindi nagtagal ay dumating ang isang lalaking binayaran ng mama niyo at umakyat sa kwarto. Sinabi ng mama niyo kung ano ang gagawin niya. Nakaagad namang pumayag ang lalaki. Inutusan ako ng mama niyo na kunan sila ng video habang natutulog si senyorita at tinabihan ng lalaki. Senyorito, edited po ang nasabing video. Hindi po totoong niloko kayo ng senyorita. At may lalaki siya dahil ang totoo ay plinano lahat ng mga magulang niyo. Dahil ayaw nilang matuloy ang kasal. Dahil hindi sila pabor na si senyorita Hana ang magiging asawa niyo. Naikuyom na lamang ng binata ang dalawang kamao sa labis na galit sa mga magulang. Kung ganon, may kinalaman rin ba sila kung bakit ako napunta sa isang malayong probinsya? Opo, senyorita. Pagkatapos po kasi kayo makuna ng video, ay inutusan nilang dalhin ka sa malayong lugar. Nang sa ganon, hindi ka agad kayo makita ni senyorito. Pinalabas rin ni senyora na ninakaw niyo ang mga alahas at pera niya para lalong magalit sa inyo si senyorito at kasuklaman kayo. Mga walang hiya sila, sinira nila ang buhay ko. Galit na wika ng dalaga. Akmang susugurin na sana niya ang mag-asawa nang pigilan siya ni Jacob. Huwag mo na silang sugurin pa. Ako nang bahala sa kanila, Hana. Kaya mo ba na ipakulong ang sarili mo mga magulang, ha, Jacob? Kaya ko, Hana, dahil nagkamali sila at dapat lamang nilang pagbayaran ang ginawa nila sa'yo. Sorry sa ginawa nila sa'yo, Hana. Kasalanan ko to eh. Kung pinigilan ko lang sana ang pagtira mo sa bahay, ay hindi sana ito nangyari. Wala kang kasalanan, Jacob, dahil hindi mo naman alam ang plano nila. At sa katulad ko, ay biktima ka rin sa nangyari. Nagkataon lang na mas matindi yung sa'kin. Bakit kaya ganon, may mga magulang na ayaw nilang maging masaya ang mga anak nila? Na kahit masaktan ay okay lang, basta masunod lamang ang gusto nila. Kagad na tumawag ng mga pulis si Jacob para ipadampot ang sariling mga magulang. Masakit man yon para sa kanya, ngunit yun ang tama niyang gawin. Nagkamali ang mga magulang niya kaya dapat lamang na makulong ang mga ito. At pagbayaran ang ginawa sa pinakamamahal niyang babae. Anong ibig sabihin nito, Jacob? Sabay pantanong ng mama at papa niya sa kanya. Alam ko ng lahat ng ginawa niyo kay Hana at panahon na para pagbayaran niyo yon. At talagang ipapakulong mo kami ng dahil lamang sa babaeng yon? Dahil yun ang tama, ma.
Nagkamali kayo at kailangan niyong harapin at pagbayaran. Magulang mo kami, Jacob. Hindi mo magagawang ipakulong kami ng mama mo. Yun na nga ang masakit, Papa. Mga magulang ko kayo, pero anong ginawa niyo? Kayo ang sumira ng kaligayahan ko at pinalabas niyo pang masama sa mga mata ko ang babaeng magiging asawa ko. Masakit para sa akin na ako mismo na sarili niyong anak ang magpapakulong sa inyo. Pero wala akong magagawa dahil yun ang dapat kong gawin. Ayoko naman maging unfair kay Hannah, kaya sana maintindihan niyo ako. Dinampot ng mga pulis ang mag-asawang Montenegro. Hindi makapaniwala ang dalaga na kayang ipakulong ng binata ang sariling mga magulang para lamang mabigyan ng katarungan ang sinapit niya. Dahil sa ginawa ng binata ay mas lalo niya itong minahal at nalaman niya na kaya nitong pumanig sa tama kahit mga magulang pa nito ang involved. Tapos na, Hannah. Mabibigyan na ng katarungan ang sinapit mo sa mga kamay ng mga magulang ko. Sana balang araw, mapatawad mo sila. Salamat. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya, Jacob. Pinatunayan mo lamang sa akin na wagas ang pagmamahal mo sa akin at nakahanda kang gawin ang tama kahit involved pa ang pamilya mo. Dahil yun ang dapat na gawin, Hannah. Ayokong konsentihin ang mga magulang ko, lalo na't alam ko na nagkamali sila. Muli siya niligawan ni Jacob at ito na rin ang naghahatid sundo sa kanya sa hospital. Kailan mo ba ako sasagutin? Bakit? Napapagod ka na ba? Hindi naman sa ganon, kaya lang hindi na tayo bumabata. Ikaw din, baka hindi na kita mabigyan ng magaganda at gwapong lahi. Bakit naman? Siyempre kasi matanda na ako, baka hindi na kita mapa... Hoy Jacob, ang bastos ng bunganga mo. Natatawang saway ng dalaga sa binata. Paano ko naging bastos? May sinabi ba akong hindi maganda? Ewan ko sa'yo, puro ka biro. Inarapan niya ang binata sa kanong kunwaring may tinitignan sa cellphone. Dahil lang totoo ay kinikilig talaga siya. Ayaw lang niyang ipahalata sa binata. Mahal, baka naman pwede makahingi ng kahit isang kiss lang, kung pwede lang naman. Tigilan mo ako, Jacob. Ang dami mong sinasabi. Umuwi ka na sa unit mo. Hindi yung lagi ka na lang nandito. Kunwari ka pa eh. Gusto mo naman na nandito ako. Nahuli kaya kita. Palagi mong sinisilap ang pinto ko kung lalabas na ako. Hoy, huwag kang feeling ha. Hindi ko yun gagawin. Asa ka pa. Hindi daw. Eh bakit namumula mukha mo? Aminin mo na kasi. Tayong dalawa lang naman ang nandito. Pwede mo akong halikan kung gusto mo. Ewan ko sa'yo. Ang dami mong alam. 2 years later. Sa wakas, makalipas ang 2 taon ay nagawa ring patawarin ng binata ang mga magulang at nangako siya sa mga ito na dadalasan niya ang pagdalaw. Ang akala niya noon ay mahihirapan siyang mapatawad ang mga magulang. Pero hindi naman pala dahil nanaig pa rin ang pagmamahal niya bilang isang anak. Isa na lang ang kulang para lubusan siya maging masaya at makompleto na siya. Isang araw, habang naka-duty si Hannah ay humahangos na nilapitan siya ng kaibigang si Cecilia. Hannah, si Jacob nasa emergency room. Wika nito sa hinihingal na boses. Ah, bakit? Ano nangyari sa kanya? Eh, hindi ko alam. Basta nakita ko lamang siya na pinapasok sa ER. Sa labis na pag-aalala ng dalaga ay patakbo siyang nagtungo ng emergency room. Ngunit hindi niya nagustuhan ang naabutan. Nakatakip na ng puting kumot ang katawan ni Jacob. Bigla ang pagtulo ng mga luha sa mga mata niya habang nakatingin sa doktor na nandoon. Dok, ano nangyari kay Jacob? Buhay pa ba siya? Buhay pa siya, di ba? Ngunit nanatili lamang nakatingin sa kanya ang doktor. Patakbo niya niyakap ang katawan ng binata habang umiiyak. Bakit mo ako iniwan, Jacob? Ang akala ko ba'y magpapakasal pa tayo at bubuo ng isang masayang pamilya? Pero paano pa natin magagawa kung iniwan mo na ako? Nakakainis ka naman eh. Kung kailan ready na ako magpakasal sa'yo, saka mo naman ako iniwan. Matagal din siyang umiyak ng umiyak habang yakap-yakap ang katawan ng binata. So paano ba yan? Wala nang bawian ha? Magpapakasal ka na sa akin. Napalingon pa siya bigla sa likuran niya nang marinig ang boses ni Jacob. Nakita niya ito nakatayo habang nakatingin sa kanya. Naiinis na nilapitan niya ang binata at pinagsusuntok sa dibdib. Nakakainis ka! Ang akala mo ba magandang biro itong ginawa mo? Sorry, wala na kasi akong ibang maisip na paraan para pakasalan mo ako. Pero wala nang bawian. Yung sinabi mo kanina na magpapakasal ka na sa akin, ha? Oo, Jacob. Magpapakasal ako sa'yo. I love you. Wala nang inaksayang sandali ang dalaga. Siya na mismo ang kusang humalik sa binata. Narinig na lamang nila ang pagpalakpakan at hiyawan ng mga taong nandoon. Nagpakasal nga silang 2 ni Jacob at namuhay ng tahimik.
na pagdesisyon na nilang mag-asawa na magpatayo ng sarili nilang hospital para sa mga mahihirap na walang kakayahang magbayad dahil kapos sa usaping pera. Makalipas ang 2 taon ay nakalaya na din ang mga magulang ni Jacob. Napatawad na sila ni Hannah at nangako ang mag-asawa na hindi na sila tututol sa kanilang pagmamahalan. Hindi nagtagal ay nabuntis si Hannah na labis nilang kinatuwa. Dahil ang kanilang anak ang magpapatibay at magpapatatag ng kanilang pagmamahalan. Maswerte si Hannah dahil nakilala niya si Jacob. Ang lalaking unang pagkikita pa lamang nila ay minahal na siya nito. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin siya nitong minamahal